Noong nakaraan ay naibalita natin ay inaantay na talaga ng samahan basketball ng Pilipinas si Kai Soto. Naibalita na rin ito ng PhilStar Sports. At sa pinakabagong balita ngayon, si Kai Soto ay kumpirmado nang babalik sa Pilipinas ayon sa kampo ni Kai na East West Private. Sa article ng GMA News Sports ay sinabi ng EWP na sure nang babalik si Kai Soto at nakikipag-usap na sila sa SBP. Medyo madedelay lang raw siguro dahil sa health protocol ng Pilipinas at travel issue. Pero sigurado na babalik si Kai para sumama sa training ng ating Gilas Pilipinas. Hindi raw nila i-announce ang pagbabalik ni Kai Soto. Sa confirmation na ito ng EWP ay mukhang maglalaro na talaga siguro si Kai Soto sa third window ng FIBA Asia Cup qualifier. Taliwas sa balitang sa OQT lang ito maglalaro at sa FIBA Asia Cup sa August. Dahil dito ay mukhang kasama si Kai sa lalaban sa South Korea at sa Indonesia. Marami ang nag-aabang sa kung ano na ba ang maipapakita ni Kai Soto kalaban ng South Korea at ang inaabangan na tapatan nila ng Indonesia naturalized player na si Lesser Prosper na kasama niya sa Remy Worlds. Samantala, pinag-uusapan naman si Kai Soto ng NBL Media sa kung ano ba ang maitutulong nito sa kanyang team na Adelaide. Napag-uusapan din ng mga Pilipino fans kung gaano ito ka-supportive kay Kai Soto sa paglalaro nito sa NBL. Napag-uusapan din nila na grabe raw ang itataas na viewership ng NBL kapag nagsimula ng maglaro si Kai Soto. Halina't pakinggan natin ang usapan nila. Received a huge engagement and Kai Soto talked to me about the big 7'2" Filipino. Well, didn't you get blocked from Instagram from this Kai Soto? You know, you were spamming. Well, yes, NBL News, the Instagram was, I couldn't comment, like, or look at stories for a whole day. That's why I could post, but mainly because I tried to comment on, like, I was just commenting on the Philippines post saying, let's go, Kai Soto. The engagement is insane, you know. So, commentator Kai Soto saying welcome to the NBL, and they think I'm a bot because I'm commenting and liking all this Kai Soto stuff, because it's just so cool to see a guy like him choose the NBL. I mean, he was in the G League Ignite squad last season, but didn't play for them because he had to go to the Philippines to represent their country in some qualifying game. But couldn't play for the G League Ignite squad, so he had really no other option to play in this league. But interesting to see how the 36ers were working in with Humphries and Johnson. Do you think Humphries stays? Do you think Humphries stays? It depends if he gets a G League option. I don't think he goes to G League. I think it's either NBL, NBA or Europe for him. And he's not going to accept a two-way NBA deal. He's got to accept the core NBA deal that he knows he's got to get, and I don't think he wants to go to Europe though. He's not like Jock. Maybe another year in the NBL. Soto and Humphries, you know, neither of them are power forwards. Soto and Johnson might be all right, but they've got some big guys in there. Humphries is about 6'10", 6'11". Johnson is 6'11". Soto's 7'2". Second tallest player in NBL history he will be when he joins the league. And he's only 18. So he could grow up to 7'3", 7'4", who knows? I'd say he's a very similar type player to Porzingis, I guess. He's a big... Anyway, he can count as a local anyway because he was born in the Philippines, grew up from there. So, talk about engagement from Filipino basketball fans. I think with Australian basketball fans and Filipino fans both respect each other now. Filipino fans... There was about 2 million shares on the 36ers post on Facebook, so it just shows how big they are on Kai Soto. Chris Golding.